Hola! It's Julia. Welcome to the channel. So for today's video is gagawa tayo ng Shopee haul. If you want to know what are the things that I bought from Shopee, please keep on watching. It's for makeup and clothes. Yung mga clothes na papakita ko, ano siya, iisang shop lang siya. Tsaka yung price range niya is 80 below. Ganun yung mga price range niya. Pero magaganda yung quality niya. The first thing that I bought is this. I don't know kung anong tawag, pero ilalagay ko na lang sa screen. Maganda siya, tsaka stretchable siya. Tsaka yung ditong part niya, maganda siya kasi ano siya, fitted siya sa akin dito. Kaya parang mas na-emphasize yung abs and all, kahit walang abs. Pero yung pagkapayat niya, parang mismo shape niya ng katawan mo, mas nakikita. Kaya maganda siya. Tsaka black lang yung pinili kong color kasi ayoko ng iba't ibang color guys. Kasi ang hirap nilang bagay. So the next thing that I bought is this. Maganda to guys. Crop top din to. And black lang din yung pinili kong color. Kasi gusto ko lang ng black. Tsaka maganda siya. Yan. Pag bagay sa mga high-waisted pants, shorts, yan, pang-alis, yan, maganda siya. Tsaka stretchable siya guys kasi medyo malaki yung braso ko. So fitted yung ganito. Pero nung sinuot ko naman siya, bagay naman siya. So the next thing that I bought is this. Parang half polo ato tawag dito. Hindi ko alam. Sa binili ko kasi nakita ko maganda siya yan. Hindi siya ma-appreciate dito guys. Pero pag sinuot to guys, maganda siya. Promise. Bagay ito sa white pants guys. Fitted na white pants. Yan. Yan. Maganda siya. Tsaka stretchable nga siya. Tsaka yung quality ng ano niya is malambot. Yan. Yung fabric niya. Maganda siya. And the next thing that I bought is this turtleneck. Maganda siya. Yan. Turtleneck siya. Hindi naman super duper turtleneck. Pero pag sinuot mo parang turtleneck style siya, bagay ito sa may blazer sa loob, the necklace, yun. Yun, maganda siya guys. Last thing that I bought from that shop is this. Yan. Maganda to guys. Unang akala ko knitted yung ano niya, fabric niya. Hindi pala siya knitted yung fabric niya. Ano rin siya, soft din siya, gaya ng mga naunang tops. Pero maganda naman. Tsaka sa lang guys, pag ginamit niyo to, since manipis yung tela niya. Like kasi white siya, tapos manipis yung tela niya. That gamitin niya dito is tube lang. Huwag kayong mag-nipple tape kasi babakat yun guys. As in. Kaya mas maganda pag tube yung gamit niya dito. Tapos black na tube. Ito naman guys, magkasamang shop din siya. Ito. This one. The Rehair Markup. Yung iba, sa Zara top yung ano, sa akin kasi, ang price nito is 90 pesos lang. Meron ako nitong purple, tsaka itong gray. Kasi yung purple nasa labahan na kasi nagamit ko na siya. Pero maganda siya guys. Maganda yung quality niya kasi ganito yung fabric niya. Ayan. Maganda siya. Tsaka crop top din siya, bagay ito sa mga high-waisted. Yan. Lalo na, ang aking braso is malaki. Bagay ka, ganito yung mga pinipili kong mga top. Next naman is this. Walang kong tawag sa mga top top. Basta binili ko sila eh. Kasi magaganda sila yan eh. Yan. Crop top din siya. Tapos same yung tela niya. Ganyan yung tela. Ito, nabili ko nude and gray naman. Yung gray naman din nasa labahan na kasi nasa off ko na sila guys. Yan. Pero ito yung isa. Since dalawa yung nabili ko. Maganda yung fabric nila guys. Tsaka 90 pesos lang kasi yung iba, yung Zara top na ganito. Nakita ko Zara top to alam ko eh. Tapos anong mamal 100 plus, eh, ako pag bumibili ako ng mga top sa Shopee, ang mga price range ko lang na binili is 100 below lang yung mga top na gusto ko bilhin sa Shopee. Kasi, ayoko ng mga sobrang mahal, hindi na siya, ano, parang, ang mahal naman para lang sa ganitong top, tas minsan hindi pa maganda yung quality ng tela. The next thing that I bought is this. Ito, 90 plus ata ito, alam ko. This dragon top. Same siya nung, ang style nito, same siya nung knitted top na nude kanina. Yan. Dalawa yung binili ko nito, isang dragon, tapos isang angel. Kasi yung angel, hiniram ng kapatid ko. So, syempre, nasa labahan na rin, guys. So, ito yung isa. Pero maganda siya. Kala ko kasi nung una, pangit to. Kasi, meron ako nababasa sa mga reviews na, ano, sobrang loose sa kanila. Ayoko nung ganun. Parang sando lang, or t-shirt lang na style. Ayoko nung ganun. Mas gusto ko yung parang fitted talaga. Pero hindi naman sobrang fitted. Since parang hindi naman tayo pinagpala. So, yun. Maganda to, guys. Next thing that I bought is this. This top. Maganda to, guys.
Yan, black siya. Parang same style lang siya, pero ito hindi siya super fitted. Tsaka, ano, kailangan mo na parang mga bralette sa loob. Pangat pag-bra lang, may magandang bralette sa loob. Pang-party, ganon, kahit di naman nagpa-party yan. Maganda siya. Tsaka maganda yung tela niya, ganda siya. Yun yung tela niya. Tsaka crop top din. Tsaka naramihan sa mga nabibili ko sa Shopee crop top. Next thing that I bought is this very famous Zara top. Yung ganito alam ko eh. Pinaramihan kasi na ganito Zara yung brand. Pero hindi ko alam kung anong name ng top na ganito. Tapos eto siya. Yan. Brown pinili ko. Brown tsaka black. Dalawa siya. Maganda siya. Crop top din siya. Yan. Maganda to guys. So ito na to. Na-post ko na to sa IG. Pinakita ko lang ulit. Pero maganda siya, yan. Yes! And lastly na nabili ko ang damit sa Shopee is this. Actually, hindi ito, ano eh. Ito damit. Parang siyang bra. Bralette or sports bra. Pero maganda to kasi sinuot ko to with high-waisted pants. Tapos, lalagyan mo lang siya ng blazer and all. Ganun bagay na siya. Tsaka maganda siya, pwede pang workout, pwede rin siyang pang-warm. Tsaka maganda yung ano niya. Tsaka mura lang to, di siya akabot ng 50-30 plus lang ata bili ko dito. Yun, maganda siya. So, ito pala yung binili ko guys na makeup. Actually, hindi naman to sobrang dami. As in, ang binili ko lang is this BB crayon. Yan lang. Ito lang. Itong binili ko na BB crayon in the shade Fair Lady. Maganda to guys. Kasi, full coverage siya. Kaso nga lang, ang ayaw ko lang dito is yung scent niya. Kasi pag tumatagal, nag-iiba na yung amoy niya. Tsaka parang amoy chemical siya. Pero yung mismong product itself is very full coverage para lang sa BB cream. Yan, maganda siya. Tsaka, etong full color na deep deep. Yung dupe ng JCE. Maganda siya guys. Ayan yung gamit ko ngayon. Ito yung gamit kong shade nito. Tapos ito, nude siya. Maganda siya pag yung makeup mo is super ano ng eyeshadow mo and pakak din yung blush ko. Ito yung bagay sa'yo. Alam ko bagay din to sa mga, bagay lang to sa mga fair skin eh. Kasi ano siya, light siya, super light siya. Tapos ito guys, bagay itong shade na 201. Yan, 201 sa mga morena and fair skin. Ito naman, 102 bagay to sa mga fair skin. So, sa room decor naman, the first thing that I bought is this CD player. Wall-mounted CD player. Pwede siyang ilagay sa wall. Meron naman na nakalagay na screw doon sa box, pero nandun sa taas yung box eh. Pwede siyang ilagay sa wall. So, pwede rin siyang ganito. May kasama kasi siyang ganito eh. Pwede mo lang siya ilagay sa table. Kung gusto mo, ganyan. Maganda siya. Tapos, yung ano niya is ganito yung cord niya. Wala siyang kasama yung parang susukan itong cord. So, kailangan mo punin yung cord ng phone mo or pwede ka rin naman bumili. Maganda to guys kasi pwede na rin siyang speaker. Pwede kang mag-bluetooth dito yung phone mo. Hindi lang siya pang CD lang. Pwede mong i-bluetooth yung phone mo dito. Tapos sobrang lakas niya as in. Nagulat na ako pwede pala siyang maging speaker. Tsaka kaya kami bumili nito kasi meron kaming mga ano dun sa taas eh. May mga Blackpink, Twice, tsaka BTS kami na mga album. Kaya ito na rin binili namin instead of speaker. Tsaka mas maganda siya. The next thing that I bought is this vase. Mag-iwalay ito guys. Itong vase, plastic siya and mura lang siya as in. Ito naman, ano to, mahaba talaga to. Hindi ko lang yung tawag dito eh. Basta nakita ko na lang ito sa Shopee tsaka sa Pinterest. Nakikita ko yung mga girls. Ay, maganda siya. Tapos, sa sobrang haba niya, ginano ko na lang siya sa loob. Ginano ko na lang para maging mas maganda tignan. Kasi pag umano, sobrang taas niya as in ganito siya. Tapos hindi siya bagay. Kaya tinupi ko na lang siya sa ilalim. Maganda to tsaka mura lang siya. Dalawa yung binili kong ganito. Tapos yung isa nasa taas na. The next thing that I bought is this letter J na pwedeng pang decor. Ito siya pag binuksan. Yan, maganda siya. Nagulat ako sa shop na binilang ko kasi meron na siyang kasamang battery. Ayan, may kasama na siyang battery sa loob. Hindi ko akalain na may battery na siya. Kasi diba sa iba walang battery. So, yung shop na binilang ko maganda kasi may battery na siya. Tsaka, pwede siyang pang display lang na ganyan. So, pwede mo na siya ilagay sa wall kasi meron siyang ganyan. No? Pwede mo siyang isabit sa wall. Next thing that I bought is this side table. Ito. Tcharam! Tcharam! Maganda to.
kahit maliit lang siya, ito nabili ko lang siya 150, I think. Basta nasa range ng 150 kasi iba 180, ganun. Tapos ito 150 plus ko lang siya nabili. Tapos ang dali niya lang i-assemble. So, the next thing that I bought is this. This organizer. Skincare organizer. Nakikita ko to sa ano, TikTok. Tapos, nung naganap ko sa Shopee, meron ito white. Meron ko, meron din black. Pero mas pinili ko yung clear kasi mas maganda siya tignan. Para lang sa akin. For me lang naman. Madali lang siya i-assemble. Kaso nga lang fragile siya. Kaya dapat maingat kayo. Dito pwede mong lagyan ng accessories dito sa taas. Tapos parang meron din ata dito lalagyan sa bito ng relo or kaya ng necklace. Ayan no. Kasi may butas siya dito. Protected siya. Itong part na to. Itong part na to. Protected siya. Tapos dito parang may mga butas na part siya. So the next thing that I bought is this. Yan, nilagay ko lang muna siya dito kasi parang maganda siya. Noong una, akala ko ilalagay ko sana to sa ibabaw ng ano ko ng Durabox. Nabibili pa nga lang. Hindi ko sana ilalagay to sa ibabaw kasi yung ano sana parang magandang flat lay na parang pang ganun din pang ibabaw. Kaso akala ko mahaba siya, girl. Maliit lang siya. Oh, ganyan lang. Kaya mo basahan lang siya. Pero maganda naman siya. So, ko na lang to dito sa ibabaw nito. Dito ko na lang siya nilagay. So, the next thing that I bought is this carpet. Yan. Itong carpet mo pa. Yan. Mahaba siya. Pero parang, kung sa size ng carpet, ito yung small size. Kasi, dapat, sa ano sana to, sa kwarto, ilalagay ko sana sa, ano, buong ilalim ng kama. Kaso, girl, kapos siya. Kaya, hiram ko na lang ito sa, ano, sa kapatid ko. Pinahiram ko na lang ito sa kanila kasi, sayang naman kung di magagamit kasi meron din akong nabili isa na mas mahaba siya as in pang single size bed na carpet. So, yun na lang inilagay ko. Tapos ito nilagay ko na lang sa kwarto ng mga kapatid ko para mas magandang tingnan yung kwarto nila. Tsaka ano siya, maganda yung quality niya. Tsaka mura lang din siya. Kala ko nga noong una pangit yung quality niya kasi meron akong nakikitang iba na yung quality daw mabilis matanggal. Ito hindi naman ayun na. Hindi siya mabilis matanggal. Ayun na. Wala. So, yung mga kitchen stuff na nabili ko is ito, yung utensils organizer. Maganda siya, tsaka mura lang siya. Akala ko nung una is hindi siya maganda, pero maganda pala yung quality niya. Pwede mo siyang lagyan dito ng kutsara, dinidor, or kaya yung mga maliliit na spoon. Maganda siya, tsaka mura lang siya. The next thing that I bought is this humidifier. Dalawa yung binili kong ganito para sa kwarto namin tsaka sa kwarto nila mama. Maganda siya kasi nag-iiba-iba yung kulay niya. Tapos pwede mong, meron ditong high and low. Tapos pwede, gusto mong hindi sobrang tagal or kaya pag matutulog ka na gagamitin mo to, may timer siya. So maganda to. Tsaka mura lang siya. The next thing that I bought is this organizer. Apat yung binili ko na ganito. Nilagay ko siya dun sa kitchen. Dapat talaga sa ilalim siya ng TV. Kasi yung lalagyan ng TV namin is hindi pala kasha to. So, buti na lang, pwede siya ilagay dun sa kitchen namin. Maganda siya, tsaka mura lang siya. Ang napili kong size is yung small. Ganito siya pag binili mo. Dinidikit mo lang to, tapos ilalagay mo lang siyang ganyan. Tapos ayun na, maganda. Ayan na. Hindi mo siya akalain na ganting quality niya kahit mura lang. So, the next thing that I bought is this mga lalagyan ng oil, toyo, suka, ganun. Maganda yung quality niya, tapos ganito, di ganito siya. Babasagin siya, tapos meron din siyang ganito. Hindi siya ganun sa iba na walang ganitong steel, tsaka walang label. Yung iba ito may label siya, pwedeng oil, soy sauce, vinegar. The next thing that I bought is this. Yes, kitchen set, yung mga spatula, tongs, whisk, tsaka yung, ito yung mga ganito, pang soup, ganyan. Maganda to kung yung non-stick yung pan nyo, hindi siya bagay dun sa mga hindi non-stick kasi nalulusaw yung ganito niya. Pero pag non-stick naman, mas maganda kung ganito yung gagamitin nyo. Kasi pag sa non-stick, hindi ganito yung ginamit nyo. Matatanggal yung pagka non-stick na pan nyo, papangit. So, yun. Maganda to. Tsaka affordable din yung price niya. Unlike sa mall, magkano yung mga ganito sa mall eh. So, that's it guys. So, yun yung mga nabili ko sa Shopee. I hope this video helps you kung ano pwede nyo ibilin na mga bagay sa Shopee. Lalo na mga affordable lang naman yung mga binibili ko sa Shopee. Kasi, syempre, budgetarian tayo. Ayoko naman yung sobrang mamahal dyan. Syempre, worth the price dapat yung mga binibili natin. Bago tayo bumili sa Shopee, dapat tignan muna natin yung mga reviews para hindi tayo nagugoyo. If you like this kind of video, please give it a thumbs up and subscribe. And also,
click the notification bell so you will be notified every time I post a new video. Bye!